Barangay Tacolosan. Life is beautiful mga kailan dito sa Cordillera. Ngayong araw muli niyo po kaming samahan sa pagbabalita ng mga kwentong at your service na nakaka-good vibes na hatid sa inyo ng Police Regional Office Cordillera. Ako po si Patrolwoman Febrin Kojam at atin ang tunghayan ang 73 episode ng Cordillera Police Reports. Bago natin simulan ang pagbabalita, shoutout muna tayo sa ating mga avid viewers sa ating Facebook page. Una, mula kay Sir Estevet Canas, ang sabi niya, "Good job PNP Cordillera, marami pa kayong matutulungan. God bless." Wala pong anuman Sir Canas, God bless din po sa inyo. Mula naman kay Sir Roy Suag, sabi niya, "Congratulations young police officers! Please always do good for the community you serve until the day you retire and enjoy the fruits of your labor. Just like as always, thank God after surviving any difficult situation in the performance of your sworn duties and never say die." Salamat po Sir Roy, maasahan niyo pong tutulong kami sa abot ng aming makakaya. At mula kay Ma'am Imay Merlin, ang sabi niya, "Bless our newly police officers, God Almighty, that whatever they ought to do and the reason for entering into uniform will not be changed by power, money, and authority. Let integrity, wisdom, knowledge, and understanding be upon them. May your spirit always be in them." Salamat po Ma'am Merlin sa pagdarasal para sa aming mga kapulisan. God bless po. At sa iba pang viewers natin ngayong araw, pwede rin po tayong magpa-shoutout sa susunod na episode ng Cordillera Police Reports. Mag-like, comment, and share lamang po. Ngayon, tara at samahan nyo kami sa pagsubaybay ng mga kwentong nakaka-inspire at talaga namang mapapawaw ka. Kaya simulan natin sa lalawigan ng Abra na kung saan dalawang magkahiwalay na outreach activities ang isinagawa ng kapulisan ng Abra sa liblib na bayan ng Tubo at Peñarobia. Ating alamin mula kay Kuyang Pulis ng Abra PPO, Patrolman Ginungo. Sa lalawigan ng Abra, dalawang magkahiwalay na outreach activities ang sinagawa ng kapulisan ng Abra Police Provincial Office sa liblib na bayan ng Tubo at Peñarobia. Sa bayan ng Tubo, ang kapulisan ng 2nd Abra Provincial Mobile Force Company kasama ang personnel ng Tubo Municipal Police Station ay tumawid sa ilog, sakay ang balsa at naglakad ng halos 3 oras upang marating ang Barangay Tiempo sa nasabing bayan. At nang marating nga nila ang nasabing lugar, ay agad silang namigay ng mga school supplies at nagsagawa din ng libreng gupit para sa mga mag-aaral. Bukod pa rito, nagsagawa din sila ng feeding activity na nilahokan ng higit sa 100 mga residente. Samantala, sa bayan ng Peñarobia, bilang pagdiriwang sa Elderly Week, ay binisita naman ng kapulisan ng Peñarobia Municipal Police Station ang 14 na lola at lolo mula sa iba't ibang barangay ng nasabing bayan. Ayon sa Peñarobia MPS, 4 sa napiling beneficiaryo ay bedridden, 3 naman ay di na nakakakita at 7 ang mahina na din at di na makapagtrabaho ng maayos. Sa kanilang pagbisita ay masayang nakipagwintuhan ang ating mga kuya at ating pulis. Pagkatapos ay iniabot ang kanilang mga munting tulong na assorted grocery packs at iba pa nilang kakailanganin tulad ng adult diaper at hygiene kit. Ako po si Patrolman Jason Ginungo ng 2nd Abra PMFC mula sa Abra PPO. Nag-uulat para sa Cordillera Police Report. Salamat Patrolman Ginungo. Sa Benguet naman, Basic Youth Leadership Training isinagawa ng kapulisan ng Regional Mobile Force Battalion 15. Ating alamin sa kwento ni Kuyang Pulis ng RMSB 15, Patrolman Wallace. Sa Benguet, higit 100 mag-aaral ng Cordillera Career Development College o mas kilalang CCDC ang matagumpay na nagtapos ng Basic Youth Leadership Program na inorganisa ng mga kapulisan ng Regional Mobile Force Battalion 15 sa CCDC Campus, Barangay Poblacion, La Trinidad, Benguet. Ayon sa RMFB 15, ang mga kalahok ay nahati sa dalawang grupo. Ang unang grupo ay nagsimula noong 10 hanggang 11 ng Oktubre, habang ang pangalawang grupo naman ay nagsimula noong 12 hanggang 13 ng parehas na buwan.
Bilang bahagi ng programa, nagsagawa ang mga kapulisan ng mga panayam patungkol sa self-development, conflict management, drug awareness, at mental health awareness. Meron din panayam para sa mga substance abuse prevention at anti-terrorism campaign ng PNP. Ang Basic Youth Leadership Training o BYLT ay isa sa mga mahalagang pamamaraan ng RMFB15 upang maimulat ang mga kamalayan ng mga kabataan sa mga panlilinlang ng mga communist terrorist group, sa mga mag-aaral at sa mga loob ng eskwelahan, sa pamamagitan ng pagbibigay din ng pagiging isang responsableng mag-aaral at kabataan. Ako po si Patrolman Adrian Emerson Kiwalan Wallace, nag-uulat para sa Cordillera Police Report. Salamat sa good news mo, Patrolman Wallace. Sa Benguet pa rin, isang magsasaka ang natulungan ng kapulisan ng Benguet Police Provincial Office at tatlong paaralan sa bayan ng Bakun ang kanilang binisita upang maghatid din ng tulong. Ano kayang tulong iyan? Ating tunghayan sa kwento ni ating pulis ng Benguet PPO, Police Corporal Pardo. Sa lalawigan ng Benguet, isang magsasaka ang natulungan ng kapulisan ng Benguet Police Provincial Office at tatlong paaralan sa bayan ng Bakun ang kanilang binisita upang maghatid din ng tulong. Ayon sa 1st Benguet Provincial Mobile Force Company, habang sila ay nagpapatrolya, kanilang napansin ang isang magsasaka na mag-isang nagaani sa kanyang pananim. Kaya naman, ito ay kanilang nilapitan at inalok ng tulong. Dahil sa nagpaunlak naman ang nasabing magsasaka, inani ng kapulisan ang mga tanim niyang repolyo at tumulong na din sila sa pagbubuhat ng mga ito papunta sa sasakyan. Samantala, sa barangay Poblasyon naman, ang kapulisan ng Bakun Municipal Police Station ay bumisita sa Bakun Central School at doon ay tumulong sila sa pagpipintura ng mga dingding at bubong ng mga silid-aralan. Bukod dito, binisita din nila ang Palidan Integrated School sa Sitio Palidan, Barangay Dalipay at Tanas Elementary School sa Sitio Namagtay, Barangay Ampusungan upang maghatid ng mga donasyong semento na mula naman sa mga stakeholders. Ito ay gagamitin ng mga nasabing paaralan para sa kanilang mga school improvement projects. At ako po si Police Corporal Marianne M. Pardo ng Benguet Police Provincial Office, nag-uulat para sa Cordillera Police Reports. Salamat sa detalye ng balita mo, Police Corporal Pardo. Sa lungsod naman ng Baguio, kapulisan ng Baguio City Police Office rumesponde sa mga residenteng naapektuhan ni Bagyong Nene. Ano-anong tulong kaya iyan? Ibalita sa atin ni Patrolwoman Gome. Sa paghagupit ng Bagyong Neneng nitong nakarang linggo, ay ilang pinsala ang naidulot nito sa lungsod ng Baguio. Naitala rin ang ilang pagguha ng lupa, kaya naman ang mga kapulisan ng Baguio City Police Office ay naging maagap sa pagresponde upang tugunan ang epekto ng nasabing bagyo. Isa nga sa naapektuhan ng bagyo ay ang isang pamilya sa Barangay Luwalhati, Baguio City. Ayon sa Pakdal Police Station, nakatanggap sila ng tawag mula sa isang residente na humingi ng tulong sapagkat naputol at nahulog di umano ang isang malaking sanga ng puno sa bubong ng kanilang bahay. Agad naman na tumugon ang kapulisan at pumunta sa nasabing lugar. Doon, inalis nila ang mga nahulog na sanga at nilinisan din ang paligid ng bahay upang masiguradong ligtas ang pamilya. Samantala, dahil pa din sa patuloy na pagbuhos ng malakas na ulan, ay gumuho rin ang lupa sa ilang bahagi ng Barangay Bakakeng Norte. At your service naman ang mga kapulisan ng Marcos Highway Police Station na agad na nagpatrolya at tumulong sa pagtanggal ng mga lupa at tipak ng mga bato na nakaharang sa ilang bahagi ng nasabing barangay. Ako po si Patrolwoman Cheryl Gume para sa Cordillera Police Reports. Good job sa inyo dyan, Patrolwoman Gume. Sa Apayaw naman, kapulisan bumisita at naging teacher for a day ng mga kabataang nasa pangangalaga ng BJMP. Ating alamin sa kwento ni ating pulis ng Apayaw PPO, Police Corporal Donaal. Sa lalawigan ng Apayaw, patuloy pa din ang mga kapulisan ng Apayaw Police Provincial Office sa pagsasagawa ng mga brigada pagbasa sa iba't ibang bayan sa lalawigan.
at ngayong linggo ay muli nila itong isinagawa sa bayan ng Luna. Ayon sa First Apayo Provincial Mobile Force Company, bilang bahagi ng kanilang Mistrayo Police U Best Practice, ay nakipag-ugnayan ang kapulisan kay Teacher Christine Naval na isang Alternative Learning System Educator na nagtuturo sa Bureau of Jail Management and Penology. Doon, binisita at masayang tinuruan ng mga kapulisan kasama si Teacher Christine ang siyam na IELTS learners ng basic literacy skills tulad ng pagbasa at pagsulat sa paksang Ingles. Layunin nito na mabigyan ng sapat at tamang edukasyon ang mga inmates sa kabila ng kanilang sitwasyon. Gayon din isang pagpapatunay na hindi hadla ang pagkakakulong sa kanilang pag-aaral. Ako po si Police Corporal Precious May Carbonell na ang mga Apayo Police Provincial Office na buulat para sa Cordillera Police Reports. Salamat, Police Corporal Donaal. Sa Mountain Province naman, isang residente ng Bisaw ang natulungan ng kapulisan upang agad na madala sa ospital. Habang sa bayan ng Bontoc, isang may sakit naman ang natulungan maiuwi ng mga kapulisan. Ating alamin ang nakaka-amaze na balita ni Patrolman Achilles. Sa lalawigan ng Mountain Province, isang residente ng Bisaw ang natulungan ng kapulisan upang agad na madala sa ospital. Habang sa bayan ng Bontoc, isang may sakit ang natulungang maiuwi ng mga kapulisan. Sa bayan ng Bontoc, kaagad na tumugon ang kapulisan mula Bontoc Municipal Police Station sa pakiusap ng isang ginang na maiuwi ang kanyang ama sa kanilang bahay. Di naman binigo ng kapulisan ang ginang. Sa tulong ng mga criminology interns mula Mountain Province State Polytechnic College ay binuhat nila ang nasabing pasyente mula sa kalsada paakyat sa kanilang bahay gamit ang kawayan at kumot na kung tawagin sa Cordillera ay bulig. Sa bayan naman ng Bisaw, habang nagsasagawa ang mga kawanin ng Department of Social Welfare Development kasama ang mga kapulisan ng 1st Mountain Province Police Provincial Office ng house-to-house pension payout, ay humingi ng tulong ang isang concerned citizen. Napag-alaman ng mga kapulisan na isa sa mga senior citizen na nagngangalang Lolo Ernesto ay hindi makahinga at kailangan ng atensyong medikal. Agad namang sumaklolo ang isa sa mga kapulisan na si Police Corporal Jeremy Layaw at binuhat si Lolo at agad na dinala sa Bisaw District Hospital. At sa kasalukuyan, ang dalawang pasyente ay nasa mabuting kalagayan. At ako po si Patroluman Shane Akilit, nag-uulat mula sa Mountain Province PPO para sa Cordillera Police Report. Maraming salamat sa napakagandang detalye ng balita mo, Patroluman Akilit. Sa Ifugao naman, Tlaska Sandagan nagdiwang ng ika-apat na anibersaryo. Tatlong residente mula sa iba't ibang bayan ng probinsya kanilang natulungan. Ating alamin sa balita ni Patroluman Ocampo. Bilang pagdiriwang ng kanilang ika-apat na taon sa serbisyo, ay ninais ng mga miyembro ng Class Kasandagan na nakatalaga sa Ifugao Police Provincial Office na ipamahagi ang kanilang mga biyayang natanggap sa pamamagitan ng pagbigay ng maagang pamasko sa tatlong residente mula sa iba't ibang bayan ng Ifugao. Ayon sa mga miyembro ng class, sila ay nag-ambag-ambag upang makaipon ng pondo para maisakatuparan ang kanilang mga outreach activities na naglalayong makatulong sa tatlong residente sa nasabing probinsya. Sa bayan ng Banawe, una nilang binisita ang 8 taong gulang na batang may cerebral palsy upang kahit papaano ay matulungan sa mga gastusin ng bata. Ang class ay nagbigay ng mga kinakailangang gamot, bitamina, grocery packs, sako ng bigas at mga diapers ng bata. Sa bayan naman ng Lamut, binisita nila ang 5 taong gulang na mayroong sakit na meningitis at hindi rin nakakapagsalita. Matapos personal na kamustahin, ay binigyan siya ng class ng mga multivitamins, grocery packs, sako ng bigas at mga diapers. Pangatlo sa kanilang benepisyaryo ay isang senior citizen na mula sa bayan ng Lagawe. Si Lola ay mahina at hindi na nakakapaglakad, kaya naman, bilang tulong,
Ang class ay nagbigay ng mga damit, gamit pang kusina, grocery packs, sako ng bigas at mga bitamina. Bukod ba rito ay naglagay din sila ng solar lights sa tirahan ni Lola. Ako po si Patrolwoman Melody Ocampo, nag-uulat mula sa Ifugao Police Provincial Office para sa Cordillera Police Reports. Salamat, Patrolwoman Ocampo! Di rin papahuli ang Klas Kasandagan na nakatalaga sa Kalinga PPO na nagsagawa ng outreach activities para sa 3 residente sa Tabuk City. Ating tunghayan sa kwento ni ating pulis ng Kalinga PPO, Patrolwoman Yagao. Sa lalawigan ng Kalinga, umarangkada din ang mga miyembro ng PSDRC Class 2018-01 Kasandagan na naka-assign sa Kalinga Provincial Police Office sa pagsasagawa ng mga outreach activities para sa 3 residente ng Tabuk City. Bilang pagdiriwang ng kanilang 4th service anniversary, ay nag-ambag-ambag ang class upang makapagbigay ng konting tulong sa kanilang napiling benepisyaryo. Ayon sa class members, una nilang pinuntahan ang pamilya ni Manong Nonog sa Barangay Bulanaw. Siya ay na-diagnose ng cerebrovascular accident large infarct. Kaya naman, bilang tulong ay binagyan ng class ang pamilya ni Manong ng cash assistance at mga assorted groceries. Pagkatapos nilang mabisita si Manong Nonog, pumunta naman ang mga miyembro ng class sa Barangay Mansanita Ipil, na kung saan kanilang binisita si Manong Cleton na na-diagnose naman ng nasopharyngeal carcinoma stage 4 at si Aling Veronica na isang solo parent. Kanila din silang binigyan ng cash assistance at grocery items. Mula dito sa Kalinga PPO, ako po si Patrolwoman Irene Yagao, nag-uulat para sa Cordillera Police Report. Salamat, Patrolwoman Yagao, at happy anniversary po sa Klas Kasandagan. Mabuhay po kayo. Yan po ang mga kwentong at your service na hatid sa inyo ng Police Regional Office Cordillera, ang home of the most disciplined cops. Sa ngalan ng aming masipag na Regional Director, Police Brigadier General Marcelino Aspero Bazar, kami po ang Regional Public Information Office ng Police Regional Office Cordillera. Lagi po nating tatandaan na life is beautiful. Ako po si Patrolwoman Febeline Kojam at subaybayan niyo po ulit kami sa susunod na episode ng Cordillera Police Reports.